Tatalakayin natin dito ang wika at globalisasyon. Bago pumunta sa globalisasyon, pumunta muna tayo sa nasyonalismo. Talakayin natin sa naisay na Approaches to Nationalism ni Umut Özkırımlı. Argumento ni Özkırımlı na nasa bagong baitang na ang debate ng teorya ng nasyonalismo kumpara sa noong 1980s. Ang katangi-tangi sa mga bagong pag-aaral tungkol sa nasyonalismo, ang kritisismo nila sa mainstream scholarship tungkol sa paksa. Bagaman iba-iba ang binigyang diin na problema ng mga bagong scholar, lahat sila'y kumu-question sa mga pundamental na ipinagpalagay ng mga nauna sa kanila. Sinusubukan ang mga bagong pag-aaral na igpawan ang lumang debate at magpanukala ng mga bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa nasyon. Ang pag-usbong ng mga bagong teorya tungkol sa nasyonalismo'y nakasalalay sa mga pagbabago sa agham panlipunan na sumasalamin naman sa mga pagbabago sa mundo. Kasama na rito ang kilusang pangkababaihan, ang pagsusulat ng mga alternatibong kasaysayan na itinatatwa ang homogeneity ng mga pambansang kultura at ang pagbabago ng mga kanluraning lipunan dala ng paglakas ng migrasyon. Kasama rin sa mga pagbabago ang pag-unlad ng araling kultural. Itinuturing sa mga pag-aaral na ito ang kultura hindi bilang iisang bagay kundi konseptong pinaglalabanan na may kahulugang lagi-laging nire-revisa at muling iniinterpreta. Ang kultura ay hindi malayo sa uri, diskriminasyon base sa kasarian at etnisidad at kapangyarihan. Ang kultura ay hindi ang siyang pare-pareho sa mga tao, kundi ang siyang pinag-aawayan nila. Naapektuhan nito ang pag-aaral ng nasyon. Una, krinitika ang pagiging bulag sa kasarian at Eurocentric ng mga naunang pananaliksik. Pangalawa, tumindi ang interaksyon ng mga pag-aaral sa nasyon at ang iba pang larang tulad ng migrasyon, lahi at multikulturalismo. Tumindi din ang pagiging interdisciplinary ng mga pag-aaral ng nasyonalismo. Ang mga babae ay hindi pinapansin pero lagi pa ring naroon sa usapin ng bayan bilang mga kabit, biktima ng panggagahasa, puta, manggagawa, asawa, kasintahan at anak. Tinitingnan ang nasyon bilang malaking pamilya at ang lupa bilang babaeng kailangang ipagtanggol. Idiniin din ni Özkırımlı ang paggamit sa panggagahasa bilang sandata sa gyera. Ang mga isyong ito ang naging preokupasyon ng mga babaeng iskolar ng nasyonalismo. Inilahad ni Özkırımlı ang pananaw ni McClintock. Apat ang mga hakbang ng feministang teorya ng nasyonalismo. Una, investigasyon sa gendered formation ng mga aprobadong teorya ng mga lalaki. Pangalawa, pagpapatingkad sa aktibong papel ng mga babae sa pagbuo ng bansa. Pangatlo, pag-ugnay sa kritikal na paraan mga pambansang institusyon sa iba pang panlipunang istruktura at institusyon. At pang-apat, pagbibigay diin sa mga istruktura ng kapangyarihan sa lahi, etnisidad at uri na kumakapit sa ibang anyo ng feminismo. Tungkol naman sa Eurocentrism, tinalakay ni Özkırımlı ang isinulat ng mga scholar tulad ni Partha Chatterjee. Isinulat nila ang kasaysayan ng Timog Asya mula sa pananaw ng mga api. Ang mga diskurso ng kanluran ay naging instrumento para tanggalan ng tinig ang mga api. Kinakailangang ilantad ang paraan kung paano ginamit sa dominasyon ang karunungan. Paliwanag ni Özkırımlı kay Chatterjee, ang mga kanluraning ideya tungkol sa rasyonalismo, inilagak ang mga di-kanluraning kultura sa di-siyentipikong tradisyonalismo. Isa pang nakaligta ang issue ng mga naunang iskolar ng nasyonalismo ay ang pang-araw-araw na buhay dahil ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang mga malawak na usapin, di nila napansin ang mga nasa micro-level. Kailangang pasukin ang mga di-malay na paraan at proseso na pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao para magpatuloy na tingnan ang kanilang sarili bilang bahagi ng isang abstraktong komunidad. Ang paulit-ulit na pagpapaalala sa pamamagitan ng mga watawat, uniforme, mapa
kanta, pambansang bulaklak, militar, iba't ibang uri ng popular na kultura, ang pambansang identidad ay nagiging anyo ng buhay, paraan ng pagtingin at pag-interpreta sa mundo. Isa sa mga bagong scholar na binanggit ni Oz Krimli ay si Bilig. Para kay Bilig, maaaring ikritika ang pagtingin sa pag-aaral sa nasyonalismo na inuugnay ito sa mga nais magtayo ng bagong estado o di kaya iyong mga makakanan ng politika. Sa ganitong pagtingin, ang nasyonalismo ay pag-aari ng iba na hindi pa tapos ang proyekto ng pagtayo ng bansa. Bansamantala lamang ang nasyonalismo para sa panahon ng krisis at nawawala pag bumalik na ang mga normal na kondisyon. Mali ang ganitong pananaw para kay Bilig. Salungat sa pagtingin na ito na nakadepende ang nasyonalismo sa pansamantalang krisis, konsepto ni Bilig ang banal nationalism, bagot o batong nasyonalismo. Isa pang talinghaga ni Bilig ang cellphone. Hindi parang tawag sa cellphone ang nasyonalismo na tahimik lamang habang walang krisis. Isa sa mga pinagmumulan ng bagot na nasyonalismo ay ang mga politiko. Sila ang madalas gumamit ng mga salita tulad ng we. Ang mga politiko ang artista ng modernong mundo, ayon kay Bilig. Gayun din, sinasabi nilang nagsasalita sila bilang kinatawa ng bansa. Kapag sinasabi ng isang politiko ang we, paalala ito sa mga mamamayan na bahagi siya ng isang bansa. Ganito rin ang nagiging papel ng mga dyaryo. Ang nag-uugnay sa manunulat at mambabasa ay ang pambansang identidad. Sa paghahati-hati ng balita, mayroong pambansang balita at mayroong balita tungkol sa ibang bansa. Bahagi din nito ang mga scholar mismo. Sa pagsusulat ng mga social scientists tungkol sa nasyonalismo, pinapalaki ang sa iba samantalang ang ating nasyonalismo ay nakakalimutan. Itinatatwa pa nga. Ang ibang scholar naman, pinapalabas na natural lang ang nasyonalismo. Hindi na ito problema na sinasaliksik. Ang suggestion ni Bilig, una ay ang pag-amin ng mga scholar. Ang wika ng nasyonalismo ay hindi maiiwasan dahil nakapasok ito sa ordinaryong bokabularyo. Pumunta naman tayo sa language and nationalism, sanaysay ni Mar Molinero. Ang pinaka-importanting simbolikong papel ng wika bilang pangmarka ng identidad, dagdag pa sa gamit nito sa komunikasyon, ang dahilan, ayon kay Mar Molinero, kaya may papel ito sa politika ng napakaraming lipunan. Sinasabi niyang isa sa mga dahilan kung bakit walang iisang lingua francang umusbong bilang iisang paraan ng komunikasyon sa mundo ay dahil may likas na pangangailangan at pagnanasa ang mga tao na ipagtanggol ang kanilang pagkakaiba sa mga grupo at komunidad. Isa sa pinakamahalagang anyo ng unit ay ang nasyon. Para kay Mar Molinero, maaring tingnan ang nasyonalismo bilang sa sinauna pang nagmulang konsepto o di kaya'y nitong 20th century lang umusbong. Itong huli ay may kaugnayan sa politikal na aspirasyon sa paglikha ng Estado, sa modernisasyon at sa industrialisasyon, gayon din sa pag-unlad ng kapitalismo. Magkaiba ang nasyon at Estado. Ang nasyon ay komunidad at sa komunidad na ito, may mga katangiang pare-pareho ang mga kasapi, tulad ng wika, lahi, reliyon, tradisyon, kasaysayan, batas at teritoryo. Samantala, ang mga elemento naman ng Estado ay institusyonal, tulad ng gobyerno at sistemang legal. Gayon din ang hukbo. Kadalasan, hindi tugma ang nasyon at ang Estado. Ang kasaysayan ng pagbuo ng nasyon ay kasaysayan ng pagsasantabi ng mga minor na komunidad para lumikha ng monokultural na lipunan para sa Estado. Ikinumpara din ni Mar Molinero ang politikal na nasyonalismo na may kinalaman sa Estado at kultural na nasyonalismo na may kinalaman naman sa etnisidad. Inilarawan niya ang pilosopiya ni Herder pagdating sa wika at nasyon. Para kay Herder, ayon kay Mar Molinero, sa pamamagitan ng wika, naiintindihan ng mga tao ang kanilang sarili at ang pagkakapareho ng wika ang siyang nagbibigkis sa mga tao. Ito din ang paraan para nila mamarka ang pagkakaiba nila sa ibang linguistik na komunidad
Gayun din, ang wika ang nag-uugnay sa tao sa nakaraan at naniniguro ng kinabukasan. Taliwas naman sa pananaw ni Herder ang kay Hobsbawm. Para kay Hobsbawm, ayon kay Marmolinero, hindi basehan ang wika ng kamalayang pangnasyon. Ang mga lumilikha ng Estado-nasyon, tinatawag na diyelekto ang mga minoryang wika para pababain ang kanilang importansya. Samantala, ang iba naman ay ibinibida ang kanilang variety o diyelekto para palakasin ang damdamin ng nasyon sa kanilang komunidad. Isa pang tinalakay ni Marmolinero, si Benedict Anderson. Para kay Anderson, isang mahalagang sanhi ng pag-usbong ng iba't ibang nasyonal na komunidad sa Europa ay ang pagdalas ng paggamit ng mga vernacular na wika, imbes na Latin, sa pampublikong buhay at ang pagkalat ng nakalathalang salita. Mahalaga ang paglathala sa tatlong dahilan. Una, sa paglathala, nagkakaroon ng standardisasyon na lumilikha ng norm na gagamitin sa komunikasyon, tulad ng ginawa ng una ng Latin. Pangalawa, ang pagpili ng isang variety imbes na iba ay nagpapakaunti ng pagkakaiba. Pangatlo, lumilikha ang standardisasyon ng hierarkiya. Nagkakaroon ng relasyon ng kapangyarihan ang napiling dialekto at ang mga malapit dito na dodomina sa mga mas deviant na variety. Sa tinagurian niyang pre-nationalist world, sabi ni Anderson, namumuno ang mga aristokrato na magkakakilala. Samantala, ang mga burgis na naging makapangyarihan ay nakadepende sa wikang nakalathala at paniniwala sa kanilang komunidad. Huling diniskas ni Marmolinero si Gellner. Para kay Gellner, para maging tunay na mamamayan, kailangan ng literacy. Ang full literacy naman ay maaari lamang maibigay ng sistema ng edukasyon na pambansa ang laki. Kasabay ng pagbigay ng edukasyon ng paraan sa mga tao para makisalamuha at makipagkomunika sa isa't isa, gayon din nililimitahan sila nito sa pakikisalamuha at pakikipagkomunika sa ibang nasyon. Para kay Gellner, sa bawat isang minoryang masama ang loob na hindi ang kanyang wika ang dominanteng wika, mayroon namang tatanggapin ang wikang ito kapalit ng pagkakatanggap sa isang nasyon na gusto nilang sapian dahil sa iba pang katangian tulad ng reliyon, lahi, teritoryo. Hindi naman daw nakakawasak ng kaluluwa ang pagpapalit ng wika tulad ng sinasabi sa mga sulating romantiko-nasyonalista. Bilang konklusyon, sinabi ni Marmolinero na mahirap panatilihin ang pagkakaiba ng politikal at kultural na nasyonalismo. Mayroon silang overlap. Mas mahirap ding magkaroon ng kasiguruhan kung ang nasyonalismo ba ay likas, dimalay, at itinatakda ng mga objektibong salik o nilikha at malay na dinidirehe. Importante ang wika sa nasyonalismo dahil isa itong pangmarka ng pagkakaiba ng isang komunidad laban sa iba pang komunidad. Dagdag pa, iniuugnay nito ang isang komunidad sa nakaraan at kinabukasan. Lahat ng manunulat tungkol sa wika at nasyonalismo, mula kay Herder hanggang kay Gellner, interesado sa paraan kung paano naaapektuhan ng wika ang gawin ng mga tao. Ngayon na mayroon na tayong framework para sa nasyonalismo at may ideya na tayo tungkol sa ugnayan ng wika at nasyonalismo, pumunta na tayo sa isa sa pinakamainit na subpaksa sa paksa ng wika at globalisasyon, ang usapin ng mother tongue. Talakayin natin ang sanaysay ni Benson na The Importance of Mother Tongue-Based Schooling for Educational Quality. Sinabi ni Benson na may iba't ibang salik sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Susi dito ang wika sa komunikasyon sa loob ng classroom. Maraming umuunlad na bansa ang multilingual, pero dinodomina ng isang banyagang wika ang sektor ng edukasyon. Ang tawag sa pagtuturo sa wikang hindi sinasalita ng mga mag-aaral ay submersion. Para itong paglagay sa mag-aaral sa ilalim ng tubig nang hindi sila tinuturoang lumangoy. Dagdag pa sa problemang ito ang mababang edukasyon ng mga guro mismo, lalo na kung banyaga din ang wika ng pagtuturo sa kanila. Mali-maling kurikulum at hindi kagandahang pasilidad sa eskwelahan.
Sa Mother Tongue-based Bilingual Program, ginagamit ang unang wika ng mag-aaral sa pagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat. Itinuturo din ang banyagang wika sa sistematikong paraan, nang sa gayon ay mailipat ng mag-aaral ang husay mula sa pamilyar na wika tungo sa hindi pamilyar na wika. Iba-iba ang mga modelo, gayon din ang resulta ng mga ganitong programa. Ang bilingual na edukasyon ay mayroong malaking bentahe sa monolingual na edukasyon. Una, nakakatulong ang paggamit ng pamilyar na wika sa pagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat sa pag-intindi ng tumbasang tunog-simbolo o kahulugan-simbolo. Pangalawa, ang pag-aaral ng mga bagong konsepto ay naibibigay na sa mother tongue, imbis na hihintayin pa hanggang maging mahusay ang mag-aaral sa banyagang wika. Pangatlo, sa pagtuturo ng banyagang wika sa mother tongue, natututo ang mga estudyante sa pamamagitan ng komunikasyon imbis na pagmemorya. Pang-apat, mas madaling ilipat ang husay sa pagbabasa at pagsusulat mula sa mother tongue tungo sa banyagang wika imbes na baliktad. Panlima, mas tama ang nagagawang pagtatasa sa pagkatuto. Panganim, nakakatulong ang paggamit ng mother tongue sa kumpiyansa, identidad, motibasyon at pagkamalikhain ng mga mag-aaral. At pampito, sa bilingual na edukasyon, nagiging bilingual at biliterate ang mga estudyante. Sinabi ni Benson na nakasalalay ang mga bentaheng ito sa dalawang bagay. Una, ang mga batayang pangangailangan ng mag-aaral ay natutugunan. Pangalawa, tama ang implementasyon ng bilingual na edukasyon. Kapag binago lamang ang wika ng pagtuturo, nang walang pagbabago sa mga isyong panlipunan at politika, hindi magkakaroon ng malakihang pagbabago sa edukasyon. May iba't ibang president ang bilingual na edukasyon. Ginamit ang mga lokal na wika ng mga misyonero para magkalat ng mensaheng reliyoso. At nakatulong ito sa paggawa ng mga ortografiya, balarila, at basic literacy materials. Sa mga bansa tulad ng China at Vietnam at sa dating Unyong Soviet, nasa lokal na wika ang pagtuturo ayon sa komunistang ideal ng pagkakapantay-pantay. Nagkaroon din ng mga pagkilos sa South Africa at sa mga bansa sa Latina America dahil sa mga bagong ideolohiya. Iba-iba rin ang lawak ng implementasyon ng mga programa para sa bilingual na edukasyon. Una ay sa pamamagitan ng eksperimentasyon gamit ang mga pilot studies. Nagdulot ito ng mas malawakang implementasyon sa Bolivia, Guatemala at Nigeria. Gayun din nagkaroon ng top-down introduction sa pamamagitan ng legislasyon. Ganito ang kaso sa Malawi at Tanzania, ayon kay Benson. Mayroon ding bottom-up introduction. Ganito ang nangyari sa Vietnam at Mauritius. Mabuting pundasyon ang bottom-up practices para kay Benson, pero kailangan pa rin ng legislasyon sa opisyal na level. Mayroon pa rin mga mito na ginagamit laban dito. Una ang mito ng isang bansa, isang wika. Ito ay kolonyal na konsepto na kailangang iisang wika ang magbibigkis sa isang nation-state, nasyon-estado. Pero ang mga monolingual na bansa tulad ng Somalia, Burundi at Rwanda ay hindi rin naman matibay. Naging sanhi pa nga ng kaguluhan ang di pagtanggap sa pagkakaibang etnolingwistiko sa mga bansa tulad ng Bangladesh, Pakistan, Myanmar at Sri Lanka. Pangalawang mito ang paniniwalang hindi kayang ipahayag ng mga lokal na wika ang mga modernong konsepto. Ito rin ay kolonyal na konsepto. Isa pang mito ang either-or myth. Ayon sa mitong ito, nakakalito ang bilingualismo kaya kailangang isang tabi ang mother tongue para sa dayuhang wika. Pero ayon sa mga pananaliksik, ang husay sa mother tongue ay nagdudulot ng mas magandang resulta sa banyagang wika. Isa pang mito ang global language. Isa pa ring mito ang paniniwalang gusto ng mga magulang na sa banyagang wika lang ang edukasyon. Inilista ni Benson ang mga tunay na problema para sa bilingual na edukasyon. Una ang kahirapan at provision ng batayang pangangailangan. Ito ang pinakamalaking hamon. Sa Bolivia, nakatulong ang school feeding program para sa pagpapataas ng attendance. Pangalawang hamon ang human resource development. Kinakailangan ng pagsasanay sa mga guro.
Sa Bolivia, ang intercultural na bilingual na edukasyon ay may mga baitang sa implementasyon. Mayroong mga paaralang tradisyonal in transformation under reform. Nakadepende ito sa level ng pagsasanay ng mga guro. Pangatlong problema, ang linguistic and material development. Kinakailangan ng corpus planning na binubuo ng harmonization, standardization, at intellectualization. Ito na siguro yung punto para sabihin na di puwera makabayan ayaw na sa Ingles. Ang punto, mas matututo ang mga Pilipino, halimbawa, ng Ingles kung sa mother tongue nila ito ituturo sa kanila. Iyon din ang kaso ng agham, ng matematika, ng lahat ng paksa. Mas madali mong matututunan ang isang bagay kung sa mother tongue mo ito pinag-aaralan. Hindi maihiwalay ang issue ng mother tongue sa issue ng code switching. Talakayin naman natin ngayon ang sanaysay na themes in the study of code switching ni Bullock at Toribio. Binigyang kahulugan ni Bullock at Toribio ang code switching bilang abilidad ng mga bilingual na magpalit ng walang hirap sa pagitan ng dalawang wika. Ayon sa kanila, ang preskriptibo at deskriptibong pananaw sa linguistics ay maiuugnay sa pagkakaiba sa pananaw sa code switching sa pagitan ng mga ordinaryong tao at ng mga linguist. Tinitingnan ito ng publiko bilang language degeneration. Matatandaan natin dito yung New Testament Pinoy version. Malawak na phenomena ang code switching. Ayon kina Bullock at Toribio, ang mga monolingual ay may kakayahang magpalit ng register sa loob ng iisang wika at maikukumpara ito sa code switching. Tulad ng mga monolingual sa kanilang style shifting, ordinaryo sa mga bilingual na gamitin ang isang wika para sa isang domain at ang isa pang wika sa iba pang domain, halimbawa naman sa eskwelahan. Ang tawag dito ay language shifting. So kung kausap nyo yung nanay nyo, iba yon pag kausap nyo yung kaibigan nyo. Ibang wika ang gagamitin nyo. Ibang register. Yung mga bilingual, depende sa sitwasyon, wika A ang gagamitin, sa iba namang sitwasyon, wika B. Nagbigay sina Bullock at Toribio ng tatlong kategorya ng code switching. Classic code switching o alternational, intersentential. Sa intrasentential, iisa lamang ang diskurso bagaman nagpapalit ng wika. Ang abilidad na magpalit sa level na intrasentential ay may kinalaman sa level ng kahusayan ng mga lingwistikong estruktura. Binanggit din nila si Mui Sken na inilarawan ang tatlong tipo ng code switching, alternation, intersection, at congruent lexicalization. Sa congruent lexicalization, ang dalawang wika ay may magkatulad na gramatikal na estruktura. Sa tinatawag namang tag switching, ang paggamit ng so, well, at iba pa ay walang malalim na pagkakaintindi sa isa sa mga wika. Iniulat nina Bullock at Toribio na madalas na talinghagang ginagamit para ilarawan ang code switching ay mix of grains. Ordinaryo din ang mga portmanteau tulad ng Taglish. Ayon sa kanila, bagaman may paglalaro sa salita, mayroon ding konotasyong pejorative ang mga salitang ito. And Taglish, di ba hindi ka daw magaling sa Tagalog, hindi ka rin magaling sa English. Alalahanin natin yung New Testament Pinoy version. Ang mga gumagamit daw nito ay hindi edukado at hindi kayang ipahayag ang sarili sa iisang wika. Inilarawan din ni Bullock at Toribio ang mas malawak na pagtingin sa code switching. Dito, hindi lamang mga salita, kundi mas malaking segment ng diskurso ang pinagpapalit. Gayun din dahil iba-iba ang mga bilingual, iba-iba rin ang kanilang code switching patterns. Ang code switching ay dagdag na resource sa mga bilingual. Ang code switching para kina Bullock at Toribio ay hindi panghihiram at hindi rin magkahalong wika o mixed language. Ang halimbawa ng magkahalong wika ay ang media lengua na katutubong wika sa Ecuador. Iba ito sa Quechua at Espanyol. Hindi maiintindihan ng mga monolingual na nagsasalita lamang ng isa sa mga wika ang media lengua. Maari daw isipin, ayon kina Bullock at Toribio, na ang mga magkahalong wika ay umusbong mula sa mga komunidad na madalas mag-code switching. Hindi rin diglosya ang code switching dahil ang diglosya ay sosyal. Ibig sabihin, panlipunan,
samantalang ang code switching ay individual. Sa Paraguay, ang Espanyol ang ginagamit sa mga kontekstong opisyal at institusyonal. Ang Guarani naman ay ginagamit sa mga informal na domain. Ang pagpili ng mga wika sa diglossic setting ay socially imposed. Ang bilingualismo ay masalimuot. Kakaunti lang ang mga taong may monolingual na control sa pareho sa kanyang mga wika. Hindi lahat ng bilingual ay gumagamit ng code switching. Mayroon pa ngang termino ang mga espesyalista tulad ng balanced bilingual, true bilingual, at symmetrical bilingual. Ang mga tinatawag na second language acquirers o late bilinguals ay maaring ikategorya sa dalawa. Ang mga pwersadong maging bilingual o naturalistic bilinguals at ang mga elite bilinguals na piniling matuto ng isa pang wika. Pag nagkakaroon ng malaki o matagalang pagkawala ng karunungan, ang mga nag-aral ay maaring bumalik sa paggamit ng kanilang katutubong wika. Ang tawag sa prosesong ito ay crutching. Maaring tignan ang code switching sa dalawang perspektibo. Ito ay maaring tanda ng status o elitismo o kapangyarihan. At maaari din naman na ang mga gumagamit ng code switching ay ganoon lang talaga magsalita at hindi man lang sila malay sa kanilang code switching. May mga bilingual na gumagamit ng code switching pagkasama lang ang mga katulad nilang may dual language identity. Para sa marami, ayon kina Bullock at Toribio, ang code switching ay paraan para maipahayag ng isang tao ang kanilang pagkasapi sa dalawang kultura, ang dominante at ang minorya. Sa sektor ng edukasyon, tinitingnan minsan ang code switching bilang anyo ng semilingualism at tinatangka itong tanggalin sa silid-aralan. Sa Taranya sa Brazil, dalawa lamang ang sitwasyon na maaaring gumamit ng code switching. Pag may direktang pagsipi at sa pagpapahayag ng pagsasalita ng mga hayop o masamang espiritu sa mga kwento. Ayon kina Bullock at Toribio, kung saan may language contact, malamang susunod ang code switching. May tatlong lapit sa pag-aaral ng code switching. Ang estruktural na lapit ng linguistics, ang kognitibong lapit o psycholinguistics, at ang sociolinguistic na tumitingin sa mga panlipunang salik. Siyempre pa, ang pagkiling natin ay doon sa sociolinguistics, sa sociolinguistic na lapit. Sinasabi sa estruktural na lapit na ang code switching ay rules governed. May mga pangungusap na maganda ang pagkaka-code switching at mayroong pangungusap na pangit ang pagkaka-code switching. Konklusyon ni na Bullock at Toribio na maraming anggulo sa pag-aaral ng code switching. Marami ding pagkakamali sa pag-intindi sa code switching. Tungkulin ng mga linguist at mag-aaral ng linguistics na ilantad ang kalikasan ng code switching. Ang mga estruktural na katangian nito, ang basehan nito sa biolohiya at ang panlipunan nitong kahulugan. Kailangan ding ipaalam sa mas malawak na audience ang kanilang mga natutuklasan. I-recap natin, sa ating framework, hindi puwera makabayan tayo, ayaw na natin sa Ingles. Hindi tayo purista pag may nagsasalita o nagsusulat at sa gitna ng isang talata o pangungusap, nag-code switching siya, hindi natin siya sisigawan ng huli ka, masama kang tao. Mga mananaliksik tayo, siyentipiko ang ating lapit. Bagaman meron tayong advocacy, hindi natin ipapataw ang mga teorya natin sa realidad. Imbes, susubukan nating intindihin at ipaliwanag ang mga panlipunang fenomena. Sa kaso natin, para mas maging espesipiko, ang pinag-aaralan natin ay ang ugnayan ng wika, nasyonalismo at globalisasyon. Magpatuloy tayo. Talakayin natin ang sanaysay na language in ethnic and racial and religious and sectarian identities. Bagaman malakas ang ugnayan ng pambansang identidad at wika para kay John Joseph, na author ng sanaysay na ito, nagagamit din ang wika para lumikha ng mga identidad kasabay at o salungat sa pambansang identidad. Nalilikha ang pambansang identidad sa pamamagitan ng mga institusyonal na proseso tulad ng pag-issue ng pasaporte at pag-imprenta ng pera. Nakahiwalay ang pambansang identidad sa iba pang uri ng identidad at may nagkakamaling ipantay ang estado ng ibang mga identidad sa pambansang identidad. Iba-iba para kay Joseph ang etnikong identidad, pambansang identidad at panlahing identidad. Ang etnikong identidad,
ay tumutukoy sa pagkakaroon ng parehong pinagmulan at parehong kultura dahil sa pagkakapareho sa pinagmulan. Ang pambansang identidad ay nagbibigay diin sa politikal na hangganan. Nakasalalay ang mga argumentong ito sa parehong kultura pero maraming etnikong identidad na kasabi. Natutulad ang panlaying identidad sa etnikong identidad pero ito ay may mas malawak na sakop. Paminsan ay magkatunggali ang etniko at panlaing identidad. Halimbawa, ang kaso ng kilusang Pan-Slav. Itinuturing ng mga may mas pagkiling sa kanilang etnikong identidad bilang kapantay na panganib ang mga natutulak ng panlaing identidad kumpara sa banyagang mananakop. Gayunpaman, ang isang individual ay maaaring magkaroon ng etnikong identidad at panlaing identidad nang walang pagtutunggali sa loob ng kanyang sarili. Masalimuot ang interaksyon ng dalawa. Ibinigay na halimbawa ni Joseph ang pag-aaral ni Perta sa mga Albanian sa Italia. Noong 16th century, Albanian imbis na Italiano ang turing ng mga Albanian sa Italia. Umabot ito hanggang 1860 at kahit sa puntong Italiano ang dominanteng wika sa lugar ng mga Albanian na ito. Albanian pa rin yung tingin nila sa sarili nila. Pero noong 1990 na magkaroon ng malawakang migrasyon ng mga Albanian sa Italia, ginusto ng mga lumang Albanian na idiin ang pagkakaiba nila sa mga bagong Albanian, mga bagong dating, na may imahen sa media bilang konektado sa krimen at prostitusyon. Isa sa mga ginawa ng mga lumang Albanian ay ang pagdiin sa kanilang pambansang identidad bilang mga Italiano. Pinakamakapangyarihang identidad para kay Joseph ang etnikong identidad, kaya ito ginagamit para palakasin ang pambansa, religyoso o sektarian, at kahit pang-uring identidad. Sa Iberian Peninsula, iba-iba ang relasyon ng mga etniko at pambansang identidad. Nariyan ang Portugal at Espanya, ang Andorra, ang Catalonia at Basque, ang Galicia, ang Valencia at Andalusia. Ang wika ng mga Basque ay ibang-iba sa Romance languages katulad ng Espanyol. Gayun din, nakakasalamuha ng mga Basque ang kultura ng Espanya at Pransya. Ang Galicia naman, mas malapit ang wika sa Portuges, na isang argumento ng mga gusto ng independensya ng Galicia sa Espanya. Gayun din, idinidiin nila ang kanilang Celtic origins. Sa Estados Unidos, magkakaiba ang dialektiko ng mga itim at puting manggagawa, kahit na matagal nang magkatrabaho ang kanilang mga niuno. Samantala, ang mga itim na gitnang uri ay may lingwistikong integrasyon na sa mga puting gitnang uri. Kinakailangang matuto ng Ingles na mga puti ang mga itim para makapasok sa domain ng gitnang uri. Dahil natuklasan ng mga siyentistang Nazi na imposibleng malaman base sa pisikal na katawan kung sino ang Slav, sino ang Aleman, sino ang Hudyo, wika ang ginamit nilang tungtungan. Ang kakaiba daw ng mga Slav ay dahil sa estruktura ng kanilang wika na produkto at nililikha ng mga mababa ang talino. Ang mga Hudyo naman daw ay walang mother tongue, walang lingwistikong identidad. Sila ay mga parasite na panlabas na gumagaya sa lingwistikong identidad ng bansang kanilang tiniterhan. Yung modernong Ebreo ay nilikha, isa sa mga malaking proyekto ito ng Estado ng Israel. Sa mga mahabang siglo noon sa Europa, kinikilala ng mga taong kanilang sarili hindi base sa bansa, kundi kung Kristiyano ba sila o Hudyo. Puwersang pangkaisahan ng relihiyon pagdating sa wika. Ang Latin ay sa Kristiyanong Europa, ang Arabic sa Islam, at ang Ebreo sa mga Hudyo. Gayun din, nang magkaroon ng pagkakahiwalay sa Kristiyanismo, ang Latin at Griego ang naging simbolo nito. So, di ba, yung Latin, yun ang Catholic Church, at ang Griego naman ay sa East Orthodox Church. Gayun din, ang pagkakahiwalay ng mga sekta sa Islam ay namarkahan ng pagkakaiba sa dialektiko ng Arabic. Ganito rin daw, sabi ni Joseph, sa mga Kristiyano. Halimbawa niya ang mga Quaker na gumagamit pa rin ng thou, thee, thy kahit na hindi na ito gamitin sa pabigkas na Ingles. Mahalaga rin ang pangalan, ang personal na pangalan sa identidad. Maaaring ituring ang kahulugan ng iyong pangalan bilang kahulugan ng iyong buhay. Sa pag-aaral ni Joseph, sa Timog Silangang Asya, natuklasan niyang ginagamit ang pangalan ng may kaugnayan sa etnikong identidad, reliyon, pamilya at personal na identidad.
Nagbigay siya ng mga halimbawa mula sa Indonesia at Singapore. Inulat niya ang mga issue ng pagpapangalan sa may mga lahing Chino. Mayroon silang Chinese name at Christian name. Diba, yung sa mga Korean, meron silang yung pangalan nila talaga at meron silang English name. So kung nanonood kayo ng Korean comedy na Waikiki, yung isang character doon na adult film actress, ang tawag sa kanya, yung kanyang English name ay Cherry. Doon siya kilala. Yung kanyang tunay na pangalan, yung Korean name niya, isa yon sa kanyang paraan para ipreserba yung identidad niya na konserbatibo. Parang yung Cherry, yun yung adult film actress. Balik tayo kay Joseph. Para sa kanyang pagkalat ng Ingles dahil sa globalisasyon, ay isoping etniko at reliyoso. Itinatatwa ni Joseph ang popular na imahen na binubura ng Ingles ang mga tinatawag na mother tongue o kaya ay katutubong wika. Una, sabi niya, hindi malinaw kung aling mother tongue ang nabubura. Pangalawa, mahirap daw makakuha ng datos dahil mahirap maobserbahan ang paggamit o hindi paggamit ng mother tongue sa bahay. Pangatlo, ang pagpasok ng mga salitang Ingles sa mga pangungusap sa mother tongue ay hindi pagbura ng mother tongue, kundi nangyayari talaga sa mga bilingual na populasyon. Pang-apat, hindi rin napapansin ang papel ng mga wikang Europeo at pambansang wika sa pagbura ng mga mother tongue. Nabanggit na rin naman ang pagbura sa mga mother tongue, isang importanteng issue kaugnay nito ang pagsasalin. Mayamang paksa ang pagsasalin. Sa kaso natin ngayon, i-discuss natin ang sanaysay na Redefining Translation in a Global Age ni Basnet. Inugat niya ang pagtindi ng pangangailangan sa pagsasalin sa teknolohikal na revolusyon at pagtaas ng mobilidad ng populasyon. Dahil sa dulot nitong pagbabago sa internasyonal na komunikasyon, kailangan ng mga tagasalin para sa internasyonal na palitan, komersyal at politikal. Kailangan din ng mga sopistigadong programa ng saling gawa ng makina o machine translation. Ang pag-unlad sa teknolohiya ay may implikasyon sa balita kung saan sabay ang pangangailangan para sa mga naisaling materyales at 24 oras na pamamalita. Binanggit ni Basnet ang prediksyon ni O'Hagan at Ashworth na maaari magkaroon ng bagong trabaho sa larang ng pagsasalin. Ang pinakamabilis ng paglaki sa sektor ng pagsasalin ay ang pagsasalin ng mga website na tinatawag na web localization. Hindi translation, argumento ni Basnet na walang puro at simpleng pagsasalin. Lahat ng interlingual na textual transfer ay may elemento ng pagbabasa at rewriting. Sinabi ni Basnet na hindi madalas bigyang diin ang pagsasalin sa mga larang ng media studies, communication studies, at globalization studies. Ayon kay Basnet, halos kalahati ng pagsasalin sa mundo ay mula Ingles papuntang ibang wika. Gayun din, halos 1/3 ng mga gumagamit ng internet ay nagsasalita ng Ingles. Isa pang tinalakay ni Basnet ang larang ng audiovisual translation na kaiba sa translation studies. Isang ideological na issue sa audiovisual translation ang dominasyon ng Ingles sa produksyon ng pelikula at telebisyon. Ang mga pelikulang nasa minoryang wika ay isinasalin muna sa Ingles na nagsisilbing tulay na wika bago maisalin sa iba pang wika. So yung mga pinapanood nating anime, Korean novela sa Filipino, madalas sinasalin yan mula sa salin sa Ingles. Isa pang aspekto sa audiovisual translation ay ang pagkiling ng ibang kultura sa subtitles at ang pagkiling naman ng ibang kultura sa dubbing. Ibinigay na halimbawa ni Basnet ang pag-aaral ni Lanza sa Espanya. Dito ginamit ang dubbing bilang paraan ng censorship ng mga banyagang teksto. Bilang konklusyon, binanggit ni Basnet si Cronini na sinabing walang globalisasyon kung walang pagsasalin. Ano-ano ang maaari nating mapulot sa mga diskusyon na ito? Unang-una, na hindi maihiwalay ang isyu ng wika sa isyu ng bansa o bayan. Pangalawa, na malaki ang papel ng wika sa identidad. Personal man na pagkilala sa sarili o panlipunang identidad ang pinag-uusapan. Pangatlo, mayamang area ng pag-aaral ang pag-aaral ng wika. Kasi nga, nanunuot ang usapin ng wika sa bawat aspekto ng ating buhay. Mayroong nagsasabi na sa panahon ng globalisasyon, borderless na ang mundo. Pero alam naman natin ngayon, halimbawa, sa panahon ng pandemic, ang mga Filipino hindi maaaring basta-basta pumunta sa New Zealand o sa gitnang silangan. Noon yung simula ng lockdown, pinauwi pa sila, kung hindi man iniwang namamatay sa gitna ng disyerto. Samantala, hayok na hayok tayo sa tinatawag na foreign direct investment.
Komplikadong paksa. Isa lamang sa marami nating maaaring saliksikin sa pag-aaral natin tungkol sa wika at globalisasyon.